Hello, hello, hello mga tao, it is me, Apple with me, at welcome ulit dito sa Minecraft Java Edition Series Episode 5. Wala pa rin title, and wala tayong oras para mag-isip ng magandang title ngayon dahil dediretso tayo sa mga pangyayari ngayon. Cause kung naalala nyo last episode, naputol yung adventure natin dito sa abandoned village na to, sobrang malayo sa ating base. At medyo malungkot yung news natin dito sa simula dahil hindi kami nakahanap ng mga water source malapit dito para makapag-fishing at pakuha yung mga pusa sa abandoned village. Ito lang nahanap namin itong waterfalls na to na namimigay ng mga pillagers. So yun, mga nagsiswimming dyan. Ayaw namin ng mga to, game. Ano to? Wala, ang daming iron dito. Kaso may spider. Apat na spider. Here comes my donkey. Ayun, yung dami. May zombie sa likod mo, ha? May zombie sa likod mo, Ben. Can't get here. Ayun. Ba't ako lang nandito? Ayan. Ito ako. May dalawang spider. I-attack kaya nalang ako here? From here? Oh! Ala, ayan. Ayan, Ben. Oh. Yung isa. Bye-bye ako na dyan. Okay, balik na. Ala, may donkey. Nasaan na siya? Donkey? Oh! Akin yun, excuse me. Hindi kasi nagdala ng saddle. Hoy! Paano pa isasakay yung donkey? Anong isasakay? Ay, uuwi. Ha? Oo, sasakay natin siya sa boat. Kasi ikaw, maglalakad ka na lang. Wow! What if accidentally ko na sword yung donkey mo? Hoy, mababa health niya. So, oras na para umuwi at syempre hindi natin pwede iwan itong donkey friend natin. Pero dito ko marirealize kung bakit tayo may hirapan sa journey pabalik dahil hindi ko masakay itong donkey natin sa boat. Oh no! Paano na yung donkey? Hello? 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 Hello ka, nalulunod! Lumulubog siya. Kuha ka ng madaming dirt. Tapos yan mo, bridge. So ito na nga lang yung naging plano namin, si Apple with you dyan, tutuloy niya yung pagbo-boat-boat niya dyan. Ako, maglalakad dito sa may gilid-gilid, tapos kung oras na para tumawid ng tubig, gagawa kami ng bridge. And ito, makakatawid na yung ating donkey friend dito, hang galing talaga ng ating teamwork dito, kaya huwag niyo kalimutan guys, anything is possible with the power of friendship and love and pansal. So baka nagtataka kayo, ano ba yun? Sobrang hassle naman itong donkey na to. Bakit di nyo na lang siya iiwan dyan? Well, tanong nyo sa sarili nyo, iiwan nyo ba mga magulang nyo sa gubat? Aba, syempre. Pero itong donkey na to, hindi. At dito, malapit na tayo makauwi. Nandito na tayo sa may area na may polar bears. Malapit sa base ko. Ayun na yung polar bears. Malapit na ba tayo? Yeah. Ay, may baby polar bear dyan. Baka magalat sila sa'yo pag lumapit ka sa kanila. Napit na tayo sa kanila. Hi, hi guys. Cute naman ang baby nyo. Ouch! Lapit ka pa. And finally, ito na tayo. Nakabalik na sa base at maghahanda na tayo agad para sa susunod nating malaking adventure. At ano yung adventure na yun? Baka nagtataka kayo? Baka iniisip nyo sa inyong mga isipan-ipis? Ha? Yung next adventure natin ay gagawa tayo ng nether portal dahil pupunta tayo sa nether today, yes. And, well, sa ngayon, isa-set up lang natin yung portal tapos sisilipin lang natin. Oh, ay, whoops. Wala akong diamond pickaxe, di ko matatanggal yun. Okay, ito na yung ating diamond pickaxe. Mahirap talaga kung magkamali tayo dito sa paglagay ng obsidian sa portal shape natin. Okay, maayos na yung shape ng ating obsidian, so gagamitan na lang natin siya nitong flint and steel and ayun na yun, the nether portal. Okay, tingnan natin kung ano meron sa loob. Okay, so may mga nakahanda na akong blocks dito dahil pagkapasok natin sa nether, gusto ko lagyan agad ng mga blocks sa paligid ng ating portal. Woo! Nasa ano tayo? Anong biome to? The Crimson Forest, yes. So, medyo sketchy to dahil sa mga giant baboy at mga piglins, the pig people dito. Pero buti na lang naka-gold armor tayo, so ito, lalagyan muna natin ng protective structure itong ating nether portal para at least kapag pumasok tayo dito sa ating nether portal, hindi tayo mamamatay agad.
And actually, ito maganda tong mga blue mushrooms na to dahil giant baboy, yun yung giant baboy. Whoop, tago-tago sa ating safety box thing dito. Yes, oop, ayun. Ingat tayo sa mga yan, masakit damage niyan. Pati for some reason, sobrang layo ng mga range nila. Pero itong blue mushroom na to, si warp fungus, takot kasi yung mga giant baboy dyan for some reason. So yeah, kung ilagay natin siya dito sa may entrance ng ating box, hindi sila lalapit dito. Kaya ito, naghanap ako ng mas marami pang mga blue mushrooms over here. And of course, hindi safe yung area na to. Kaya maraming giant baboy. Look at that baboy. Takbo na. Tapos mula dun sa ating nether portal, malapit lang dun, gumagawa ako ng tunnels dito. Padiretso lang hanggang sa makahanap ako ng ibang biome sa nether. Dahil yung gusto ko sana mahanap ay, oh look at that, hindi ito. Pero may nahanap tayong super rare item. Itong ancient debris, the cinnamon buns, the delicious yummers, yes. At sobrang taas pa nga natin sa world nito eh. Wala pa tayo sa ancient debris level. So Y61 tayo, nakahanap tayo na to. And well, kailangan natin ng diamond pickaxe para ma-mine yan. So diretso na lang muna tayo. And eventually, umabot tayo dito sa bagong biome na to, yung warped forest. Yeah, yung batawag doon. Basta itong biome na may maraming enderman. And ito, makakalaban natin yung first enderman natin. At ginawa ko yung ating pro gamer move dito na gumawa ng bubong sa ibabaw natin. Para kita nyo yan, hindi niya tayo maabutan. Hindi siya marunong yumuko para masuntok niya tayo sa mukha dito sa ilalim ng bubong natin. So yeah, super simple tip yun. And oh, look at this, may enderpearl siyang binigay. At nung tinuloy ko pa yung ating tunnel, nakita ko, laki pala nitong warp forest na to. So, bago tayo tumalon sa gitna niyan at mag-explore, gumawa ako ng chest dito para sa ating mga valuable items. Iiwan ko muna sila just in case mapatay tayo ng enderman dahil sobrang lakas ng damage nila. So, siguro itong dalawa lang kailangan ko iiwan. Itong mga warp fungus, mas madami rin tayo mahanap niyan dito sa biome na to. At gusto ko sila medyo i-farm dahil may plants kami ni Apple with you para dito. Siyempre, nakipagsuntukan din ako with these enderman para sa kanila ang mga ender pearls at dito makikita nyo yung look at that damage, sobrang lakas nila. Enderman, more like macho men. Pero medyo fina-farm ko nga din tong mga enderman na to kahit na sobrang creepy ng mga sounds nila, sobrang lakas ng damage nila dahil kailangan ko rin ng mga ender pearls. At nung nakuha ko na yung pangatlong ender pearl ko mula sa enderman na to, yes, naisip ko bumalik na dahil medyo creepy talaga yung sounds ng mga enderman. Ayoko dito mag-isa. So ito na tayo, back sa overworld at nandito tayo ngayon. Oh, look at this turtle, nanonood siya habang nagbo-boat tayo. But yes, nagbo-boat tayo ngayon dito dahil pupunta tayo sa lava lake na pinuntahan natin dati para sa obsidian. So ito na siya, kukuha tayo ng extra obsidian ulit para gumawa ng isa pang portal. Pero special yung portal na to eh dahil explain ko sa inyo mamaya. For now, batiin natin yung special turtle na to. Oh hello, great mystical turtle. Hello. Will you share with me your words of wisdom for today? Oh wow, absolute certainty is glorified ignorance. Wow, so deep naman yan. Thank you, great mystical turtle. So wise, so pogi, just like me. Pero ito na, ready na tayo bumalik sa Nether kasama na si Apple with you para sa ating big plan. So papakita ko na sa inyo kung bakit importante yung extra obsidian natin at yung ating mga ender pearls. Dahil yung big plan namin for today ay pupunta kami sa Nether Roof. Yes, kung hindi nyo alam yun, ano siya, Minecraft Java Edition bug / feature na sobrang useful talaga. At para makapunta dun sa Nether Roof, kailangan natin umabot muna sa pinakataas na layer dito sa Nether, as in sa may bedrock area over here. Yes, ganito itsura niya. At para makataas doon sa Nether Roof, kailangan natin tingnan sa ating F3 screen yung target block natin dahil kailangan na sa ano siya, Y127, like this block over here. Actually, swerte tayo dito. Usually, nahihirapan ako makahanap ng ganyang block. Pero ito, super simple lang yung gagawin natin. So, maglalagay tayo ng ladders dito, pataas doon sa block natin na nasa Y127, and gagamitan natin siya ng Ender Pearl pag nandun na tayo sa may pinakataas ng ladder na to. So, ganito lang. So, tataas tayo all the way, tapos tatapon tayo ng Ender Pearl. Let's see what happens. Oh, there it is. I mean, jump. Eh, lang po. Paano tayo bababa? Here, meron akong obsidian. For a nether portal, normally walang way pabalik.
So ito yung dahilan nga kung bakit kailangan natin ng obsidian, dahil magbe-build tayo ng nether portal dito sa nether roof. At ito yung naiba talaga dito sa Java Edition, kaya natin mag-build dito sa bubong ng nether. At nakita nyo na rin kung bakit kailangan natin yung ender pearls natin para makataas dito. So i-explain ko na lang kung bakit importante itong pagbe-build sa nether roof next time. For now, be-build natin yung portal. And then, if tama yung ginawa ko, dapat lalabas tayo dun sa portal sa base? Yes! Na kailangan natin ng isa pang portal higher up para makabalik doon, I think. Kaya ito, gumawa ako ng portal dito sa ibabaw ng ating mountain, dahil yung portal natin doon sa baba, maglilink siya sa portal natin doon sa Crimson Forest. So ito, sana maglilink naman siya doon sa portal sa nether roof. Let's test. Wow, ang galing naman. So professional. Yes, yes. So ito, meron na tayong portal papunta sa nether roof at meron tayong normal portal papunta doon sa normal nether. Hanapin mo ko. Wow, may brewing stand. Sana all. Hanapin mo ko, babe. Nakita kita kanina. Oh! Kita ko shield mo. Naka-ana siya. Nakalabas. Surprise! May water! Surprise! Aray! What? Spot na na! Excuse me. Half yan ang health ko. So bumalik ako sa nether saglit para maghanap pa ng mga warp fungus, dahil yun nga, kailangan namin ito para sa isang farm na pinaplano namin. At nung bumalik ako dito sa overworld na ako, may kalokohan. Ah! Excuse me! Paano tayo lalabas? Kaya, di pa nga ako tapos eh. Kung ako namatay with my 23 levels. Kaya na yung trap na. Sabugin ko base mo. Hoy! Hindi nga, mag-water bucket ka nga dyan. Ah! Hoy! Ikaw nga, water bucket. Ay! Oy! Ito, water. Oh! Hala! Uy! Hala! Hala, hala! Oh! Wala, may water naman. Sinisira mo yung portal. May portal! Sayang, di ba nga ako tapos eh. I-video nga kita eh. Dapat mabilis eh. So yung last thing na ginawa ko para sa episode na to ay gumawa ako ng mas madaling paraan para makataas dito sa area kung nasan yung ating nether portal papunta sa nether roof. And gagamit tayo nitong red vine thing na nakukuha mula dyan sa natawag doon, Crimson Forest. Yes, pero kahit sa simpleng plano na to, may mga kalokohan pa rin si Apple with you. Hoy! Hoy! Narangon yung exit dun. Wala, di natin matatanggal yun dito. Baka masira natin yung vine. Excuse me, tulog po. Tulog po, ma'am, sir. Oy! Tulot mo yung bed. May bed po. Bed po. Excuse me. Yellow pa yung bed ko. Maganda yun. O yan, tuloy. Hoy. Oh. No, nasira yung torches. Pero yun na yung ating episode for today, mga tao. And medyo marami tayong nagawa sa episode na to. No? And sa next episode, marami pa tayong mga gagawin. Dahil magbe-build tayo dyan sa nether roof. At makikita nyo kung bakit sa tingin ko sobrang overpowered talaga ng nether roof access dito sa Java Edition. But for now, thank you for watching. At mapapakita ko na sa inyo yung professional outro na buong linggo kong pinapractice.